Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm going to give you the review of my Hi-Ace Toyota van. This is second-hand van, 2010, and ang engine ito ay 3.0 ang engine. Then ang speed ito is 5 speed lang. So bakit ito ang nabili ko na sasakyan namin? Sa dalawa lang kami ng misis ko at saka isa lang anak namin. Bakit van ang binili namin? Iunang-una, maganda to sa family kasi meron tayong meron tayong mga lakad, maraming kasya sa likod, 'di ba? Maraming family makasya. At saka pangnegosyo, sa negosyo marami ding malagay mo dito sa likod kung negosyo. Then kasya to ng 15 to 18 seaters. So, kasya 15 to 18 seaters. So, marami makasakay dito. So, kung meron ka mga kaibigan, family mo na pwede kayo mag-tour, so, ito sulit to. Ang gusto ko ng van kasi safety. Safety yung nasa loob, pati yung mga gamit nyo, kagaya ng pick-up. Kung pick-up, lagyan mo na trapal kung walang kiriboy sa likod. Ano ba yung pangalan? So, yung van, kumpleto na. Kung may mga gamit ka sa likod, kasya lahat. Mga kaibigan mo, family mo, walang problema, safety, hindi kayo mabasa. So, maganda to. At sa business, maganda talaga to sa business kasi marami ang pili mong ilagay dito sa loob. Mga boxes, marami. Marami ako nakita dito ng mga business businessman, mga pamilya ng business yung negosyo sila, meron van ang ano nila, yung sasakyan nila kasi gustong-gusto nila na safety yung mga gamit nila at saka marami makasakay. Kaya nga itong binili natin. So ngayon, ituturo kayo sa aming van para makita nyo yung anong nasa loob. Okay. So ito. Ito ang sa loob ng van. Manual transmission to, 5 speed. Ito yung sa loob niya. Isa ay airbag. Alright. Ang lagayan dito sa coins, yung sa trunk at saka sa fuel nandyan. Nandyan ang pwede mo i-adjust yung wheel. Manubela, pwede mo adjust. Dito yung sa headlight. Saka dito yung sa wiper. Then manubela niya is 5 speed. Handbrake. Yung controller ng AC. Ito, sa aircon. Kung gusto niyo yung fan lang, i-on nyo na to sa fan. May hanggang, ano dito? Hanggang high. Okay, then ito yung controller sa aircon. Iyon mo para malamig. At sa rear, sa likod. Kung gusto mo mag-aircon dito sa likod, ito. Then, may stereo siya. Pwede natin itong palitan ng touchscreen next time. So, ngayon, okay lang. Then, ito yung handle. Water. Okay, ito may cup handle dito din. So, mahirapan pa ako mag-review kasi hindi ako sanay mag-review ng car. So, ito siya. May front din siya na extra para kung may gustong sumakay dito. So, ano pa? Yung sa likod, nandyan, may speaker siya dito. Speaker. So, pwede natin ipaandar. Okay? Okay. Dito yung key niya. Paandarin natin para marinig yung tunog. Yun, one click lang, diba? One click lang to. Kaya swerte tayo dito. Nabili natin to sa Davao City. Tinulungan ako ng ang uncle ko, ng tito ko sa Davao, si Charles Abao. Okay, siya ang tumulong sa akin. So thank you dito sa pagtulong nyo sa pagbili ko ng sakyan ito. Kasi one click lang. Ang maganda dito is kahit 2010, ano siya, 2010, second hand, pero yung tinignan nila talaga ang engine. So, sabi niya, ang engine, walang problema. Walang problema ang engine. So,
Yung mga palitan natin, konti-konti na lang tong palitan. Normal naman talaga para second hand. Sa loob, yung logo natin, ilagay natin ito sa likod kasi meron tayong binago sa front, as a front. So, ilagay natin, natin ito. Ito, may ano pa, lagayan dito. Basta talaga, pang family, lahat ng gusto nyong ilagay dito. Ano talaga ito, parang house, bahay muna. So, doon tayo sa likod o sa dito sa kabila. Sige, tingnan natin. So, dito tayo sa bila sa right, sa sliding door. Sliding door to, ha? Yun, sliding door. Yan. Madali lang to. Buksan. So, ito yung sa right side, pagpasok mo. So, kailangan ng palitan ang cover ng sasakyan natin. Pero okay lang. Walang problema. Pwede pa to. Dahan-dahan lang sa improve ng interior natin. So, ito yung aircon sa likod. So, i-on mo yung rear doon. Mag-on to dito. May low, high. Diba? So, nilinis na namin to yung sa taas. Malinis na. Ito. So, akalain mo, 18 seaters. So, doon naman tayo sa likod. Sa likod niya. So, ito yung sa likod. Meron tayong mga tools ito. Kinuha ko yung isang upuan para marami. Ito, kunin ko rin to. Kasi, gawin natin itong pangnegosyo. So, dapat kunin natin yung sa last na chair. Yung upuan. Para marami tayong malagay dito na space. So, meron tayong magamit dito. Wala pa tayong mga palagyan. Ito yung mga gamit natin. Kung gusto nyo tingnan, meron tayong air pump. Dapat complete tayo. Meron tayong air freshener sa aircon. Meron tayong spray para dito sa taas. Spray at sa glass. Pwede rin. Ito para sa mga taya-taya. Ano ba yan? Ito. Sa mga metal. Meron tayong jack. Kung ma-flat yung tire, meron tayong spray. Para dito. Para shiny siya. Ito rin. So, then ito oil. Dapat meron tayong dalang oil palagi. Engine oil. At saka tubig. Ito naman, mga tools to. Ibang tools. Tingnan nyo tools natin. May tools tayo. Meron tayong para sa pag-change ng tire. At saka sign. Emergency sign. Sa labas. So, ito yung likod niya. Kinuha na natin dito ang sa likod. So, ano pang dapat natin itutur sa inyo? Ito yung likod niya. Wala siyang wiper sa likod. Wala siyang extra na brake light sa taas. Ito lang, pwede natin palagyan. And saka yung fog light sa front, wala rin. Wala siyang fog light. Dito, wala. Wala siyang fog light. So, pwede natin palagyan ng fog light. Next time, so balik tayo dito sa front. Yan. Okay. So, narinig yun yung engine. Napaka-condition yung engine niya. So, meron tayong ano dito. USB. Para wala siyang USB dito eh. Na built-in eh. So, dito lang tayo sa 12 volts ba to. So, ilagay natin ito para bumili ako sa Robinson ng USB port. Meron siyang, kailangan mo, may dalawa siyang pinilagyan ng USB wire. At saka may tatlong wire din para sa Samsung. Diba? Marami. Ayos. So, guys, pasensya na kasi hindi talaga sanay mag-review ng car. Sasakyan, wala akong mga... Hindi ako expert sa mga pangalan ng parts ng mga sasakyan. So, kaya lang, pero ito talagang gusto namin ng misis ko. Tatlo lang kami sa family namin. Pero gusto mo talaga ng van. Kasi kung aalis kami, kung meron kaming mga kaibigan o family gusto sumama, walang problema. Kahit kami tatlo lang, kung meron kami bibilhin ng mga gamit, pang bahay, sa negosyo namin. Kaya, gustong-gusto namin ka safe eh. Then, kasya na sa loob. So, i-update lang kayo din sa
business namin i-open namin. Bago lang kami dumating to sa Pilipinas, last month, nag-quarantine kami. Bago lang talaga, hindi pa ka 1 month na yata, hindi pa nag-1 month kami dito sa Pilipinas. So, quarantine din kami ng 1 month. So, mahirap pa, nag-adjust pa kami dito. So, mag-business tayo. So, i-update ko kayo rin sa business namin para makita nyo yung anong ano ang gamit ng ating van. So, sa mga kaibigan natin dyan, ay hindi ito brand new, second hand to kasi 2010 eh. Kung sa, ako sa inyo, depende siya kung gusto niyang brand new, pero ang brand new lang, install mo, installment ang nako. Magdami mo nang i-focus, mag-business ka pa, pa-capital, meron ka pang every month na installment na babayarin. Pero kung sasakyan na second hand, then i-cash mo. So ang ano mo na lang, yung i-focus mo na lang yung mga interior na accessories yung gusto mo. Gusto mo palitan ng para gumanda yung upholstery, yung sa upuan. So sa akin wala namang problema eh yung engine condition. So i-update ko rin kayo sa mga upgrade natin sa van natin, kung anong mga palitan natin. So guys, hanggang dito lang, salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin. Sorry kasi Bisaya ako eh. So guys, salamat sa panonood. Keep safe, God bless everyone. Stay safe. So nandito, dyan lang tayo nakapark sa gilid ng apartment. Nandito tayo sa third floor. Oh, kiyatin mo yan, oh. Ang taas. Dyan muna tayo nakapark kasi yung parking area hindi pa tapos. Nandito yung parking, oh. Hindi pa tapos yung parking. Na hindi pa, na landscape pa sila. Meron pa mga simento. Oh, dito na tayo sa third floor ng bahay natin. Ito yung view, oh. Itong isang dyan sa likod, nakikita nyo dyan, dyan ako palagi nag-standby. Halos? Balik tayo sa ating favorite spot tuwing walang ginagawa. Bike ng anak namin nandito sa likod ng aming apartment. Ang ganda yung sasakyan nandoon, hindi mo makita. Ay, thank you Lord.